Good day mga kanuki, shoutout time muna tayo bago tayo magsimula sa ating video. Ngayon, shoutout to Jumel Kagang, Randel Kapuras, Del Casten. Hope you will enjoy this video today mga kanukis. Let's go! Today mga kanukis, we will talk about paano mag-start ng breeding ng ating mga bantam chicken. So nakita nyo sa update sa ating bantam chicken na namisa na tong ating bantam hen. So mag-focus muna tayo sa kanya. Wash out yung ginagamit ko pampaligo sa kanya para pang patanggal ng mga mites sa kanyang katawan para makontinsyon ng ating hen. So liliguan na natin siya mga kanukis. So after natin siyang maliguan, ang ginagawa ko, disclaimer lang, sa aking paraan o sa aking way kung paano magkondisyon ng ating hen, pinapainom ko siya ng B12 at saka pagkatapos ko siyang liguan, binibilad ko sa konting init ng araw at pagkatapos 3 days ko siya bago ilalagay sa ating brood cup. So nahiwalay natin yung chicks after 2 weeks niyang mapisa. So nilalagay natin sa brooder yung chicks niya at pagkatapos 3 days nating ikukulong yung hen natin nga siya lang mag-isa. At pagkatapos ng 3 days ko siyang ikulong, ito na. Ito na yung latest update natin mga kanukis. So niliguan na natin siya. Tapos ilalagay muna natin siya sa kulungan for 1 day. So ayan, tapos na tayo magligo mga kanukis. Fast forward tayo after 3 days. Tara! After 3 days, eto na silang dalawa mga kanukis. So ika-4 na araw nila ngayon na nagsama silang dalawa. So nakikita nyo, yung hen nalimutan niya yung mga sisiw niya. At nakikita nyo din na kondisyon yung brood cock natin. Kasi 1 week din siyang nasa breeding pen natin. Siya lang mag-isa. At ngayon, nagbe-breeding na silang dalawa. Makikita nyo yung hen na 3 days or 4 days na silang nagsasama ng ating brood cock. Nakikita nyo, hinahanap na niya yung pugaran. Kasi siguro magsa-start na siyang mangitlog. Diba ang bilis mga kanukis? Dati, na-sold out yung mga anak ng hen na to. Sold out yung 6. At saka, namisa siya after mga 1 month. Kasi, ito yung sikreto ko mga kanukis. Hinihiwalay ko yung hen sa kanyang mga sisiw 2 weeks pagkatapos niyang mamisa. At may 1 week tayong conditioning phase. Kagaya ng sinasabi ko kanina na 3 days ko siyang ihiwalay sa kanyang mga sisiw na siya lang mag-isa, paliliguan, at ito na yun, nilagay ko na siya sa breeding pen. Ito yung breeding pen natin mga kanukis. So nakikita nyo, nagsasama silang dalawa. So maybe next week, may bagong itlog na naman tayo na galing sa dalawang bantam chicken natin. Gumagamit lang ako ng available materials dito sa aming bahay kung ano ang pwede gawin sa breeding pen. Hindi naman kailangan mahal, basta komportable yung mga manok natin. At napaka-importante rin ang pagpili ng brood cock. Kasi dapat may maganda kang brood cock. Nakita niyo yung brood cock natin mga kanukis, siya yung nauna sa pugaran. Kasi tinuturuan niya yung hen natin kung saan pwede mangitlog. Ayan, lumabas siya at kitang-kita naman sa video na tumitingin niya yung female natin na bantam papasok doon sa pugaran. So improvised lang po yan, kaldero na hindi na nagamit. Pero effective po. Dati yung 9 na eggs natin, lahat po napisa. So 100% assured ako na efficient yung pugaran natin na improvise. Ayan, tingnan nyo yung brood cock natin. At successful nga yung brood cock natin mga kanukis. Nakita na yung female hen natin kung saan siya pwedeng mangitlog. Ayan, babalik-balik na siya dyan at pinipipray na niya yung itlogan. So makikita ko na ang galing ng brood cock natin. Clap-clap naman dyan mga kanukis. At napakahalaga din ang pag-iingat sa mga itlog ng ating alagang manok. Kaya nilagyan ko ng yero yung kaldero sa ibabaw para in kaso kung umulan, natatakpan niya pa rin yung mga itlog sa ilalim. Napakahalaga na magandang breeding pen sa pagbibreed ng ating manok. So ayan na nga mga kanukis, ngayong araw namigay tayo ng sisiw sa mga bata dito sa atin. Tinuturoan din natin sila kung paano mag-alaga ng kanilang mga sariling manok. Hey mga kanukis,
So I'm here now sa daan pa uwi sa amin. So may nakuha tayong bagong manok or may nabili tayong bagong manok. Ang breed nito ay Asil. So papakita ko sa inyo kung ano ang itsura niya pagdating sa bahay. Galing pa ako ng work mga kanukis. So ito siya. Nandito siya sa carton. And ipapakita ko sa inyo mga kanukis pagdating sa bahay kung anong itsura ng bagong manok natin. O bagong nuki natin mga kanukis. So let's ride home mga kanukis. Sabayan niyo ako sa pag-uwi. At ito na siya. Ito na yung bagong alaga natin. Pinangalanan namin siyang si Cardo. Si Cardo po ang kanyang pangalan. Isa po siyang gray na kulay o blue na kulay na isang asil. So, yan po ang sabi ng may-ari na pinagbilhan natin. So, hindi ko muna sasabihin yung price kasi medyo may pamahalan po siya. So, umabot po siya ng 1.2 kilograms. So, ayan po yung bagong alaga natin, si Cardo. Magti 3 months na si Cardo ngayong June 17th. At update po sa mga sisiw natin mga kis, may apat po tayo na sisiw na medyo hindi masigla. Kaya in-isolate ko muna sila dito sa isang brooder natin. Tingnan natin after 5 days kung magagaling ba sila ng gamot na pinainom natin. Ito yung 20 plus na sisiw natin. So medyo maulan po dito ngayon sa Bohol kaya pinalibutan ko po ng tarpaulin at saka sako yung palibot ng kanilang brooder. So medyo masigla naman sila except doon sa apat na hiniwalay ko kasi medyo matamlay. Kaya ngayon nakikita nyo naman maganda na yung mga balahibo nila. Nilagyan natin din ng ipa ng palay o rice hull para makadagdag din sa init na kanilang katawan. So ayan mga kanukis, maraming salamat sa panunood sa ating update. So i-update ko yun after 1 week kung ano ang mangyayari sa ating bantam na breeds. So maraming salamat. It's time for us to out. Bye bye mga kanukis.